Tayo po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa unang Sabado tayo ng buwan ng Mayo. At ngayon, ialay natin ang misang ito para sa ating Ina, Mahal na Birhen Maria. Isama natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sunang Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo't higit na sa Ukraine at sa Sudan. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa pasalamat ni Mayura Hani Lacuna na magdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, ipinapahayag na ang kaligtasan na dala ng ating Panginoon ay ang pagtupad ng pangako ng Diyos na nagliligtas sa atin. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, pinapahayag ng ating Panginoon na siya at ang Ama ay isa lang at lahat ng ginagawa niya ay nagmula sa Diyos naman. Sa buhay natin, dapat natin tingnan na ang sangtatlo ang ating Diyos naman. Ang Diyos na Anak na ating Panginoong Jesucristo at ang Espiritu Santo ay gumagalaw sa buhay natin. Kinakailangan natin ang pagsintro ng ating puso sa Kanila. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala at hindi nagpapahalaga sa Kanila, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kayo sinasamo ko sa Mahal na Birhen Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak mong mahal, upang ang mga minarapat mong sa binyag magbagong buhay ay maging hitik sa bungang dulot ng iyong pagsusubaybay at maluwalhating makarating sa ligaya magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga Hentil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga Hentil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga Hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon at sila'y nagtungo sa Iconio. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat siyaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidamba na, taglay niyo ang aking diwa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasuma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kay sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nanalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama at sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama at sa pamamagitan ng Anak. Gawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno at ang mahal na Ina, mahal na Birhen Maria. Tayo ay nasa unang Sabado ng buwan ng Mayo at Sabado tayo ng ika-apat na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay patungkol sa pananalig ng sangtatlo, ang pagkakaisa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang nakakita sa ating Panginoong Hesus ay nakakita din sa Ama. Ngunit ito ay hindi madali na paniniwalaan. Kaya sa ating unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, Kapitulo 13, verso 44 hanggang 52, sa pagtupad ng pangako ng Diyos na darating ang nakatakda na panahon na kanyang tubusin ang kanyang bayan at ang lahat ng taong nananalig sa Panginoon, ay hindi ito katanggap-tanggap ng mga Hudyo dahil para sa kanila, ang buhay na walang hanggan ay nasa Torah. Ang Torah ay batas. Ito po yung nasasaad sa limang aklat ng tinatawag mga aklat ni Moises, gaya ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros at Deuteronomio, na kung saan kapag kasundin yung mga nasasaad doon, lalo na ang sampung utos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit itinuturo ng ating Panginoong Hesus at yun itinuturo din ng mabuting balita ng mga apostol na ang pananalig sa ating Panginoong Hesus na siya yung pinakadaluyan ng buhay na hanggan sapagkat ang ating Panginoong Hesus siya ang daan ng katotohanan at ang buhay ay sa pamagitan na ng Mesiyas na ating Panginoong Hesus at ito ay hindi katanggap-tanggap ng mga Hudyo kahit na marami ang nananalig at nampalataya, lalo na mga Hintel, ibig sabihin hindi mga Hudyo, at dumadami na
Kaya ang mga namumuno na mga Hudyo ay kanila pong ipinausig sina Pablo at Bernabe at sinulsula nila ang mga babaeng, mga matanyag o mga importante na personahe upang sila ay magkaroon ng pagsisira sa kanilang pangalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-uusig at paghihirap, naging matagumpay pa rin ang lahat ng mga nananalig. Dahil para sa lahat ng nananalig, ang Diyos ay mamamalas at ang kanyang kaligtasan ay nagtatagumpay ayon pa sa Salmo 97. At dahil dito, dapat kilanlin o kilalanin ang ating Panginoong Hesus Nazareno na siya yung presensya na sakramental. Ibig sabihin ng presensya na sakramental, makikita natin sa nagkatawang tao na salita na ating Panginoong Hesus Nazareno ang hindi nakikita na Diyos na Ama at ang ugnayan ng Diyos na Ama at ang Anak na sa pamagitan ng Espiritu Santo ay madama sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Nazareno sa kanyang presensya, sa kanyang ginagawa at sa kanyang tinuturo. Ang pagkilala na iisa lang si Kristo at ang Ama ay tinatawag sa ating pag-aaral na perichoresis. Perichoresis, ang ibig sabihin dito, ang pagnanahan na banal ng Diyos at ang kanyang mga gawain ay napapahayag hindi lang sa hindi makikita na Diyos na gumagawa ng himala, hindi lang sa mga grasya at mga biyaya na matanggap ng tao sa nanalig sa Diyos na Ama. Ngunit napahayag rin ito sa ating Panginoong Hesus. At ang lahat ng mga grasya at biyaya na tanggap natin sa pamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoong Hesus ay siya rin pagpapahayag na ang Diyos na Ama at ang Anak ay iisa. Kaya ang tawag dito, perichoresis. Ito yung tinatawag na divine indwelling. Ang pagnanahan ng isang banal na espiritu na kung saan lumilikha siya ng mabuting gawa sa pamagitan ng isa pang persona. Kung ang ating Diyos na Ama ay napahayag sa ating Panginoong Hesus at ang pagpapatuloy ng presensya at paggawa ng Diyos ay sa pamagitan ng Espiritu Santo dito sa ating simbahan, ito ay tinatawag natin sa Latin na communio, na kung saan mayroong kaisahan ang Ama at Anak at ang Espiritu Santo, at sa kanilang kaisahan, ito ay napahayag sa mga ginagawa ng simbahan. Kung atin pong tingnan, kung ang isang tao ay nagtuturo na tungkol sa Diyos at ang kanyang ginagawa ay mabuti na, masabi natin, saan ang gagaling yung kanyang kinuturo na katotohanan na malalim? At saan ang galing at sinong nag-u-joke sa kanya na gumagawa ng mabuti? Dito nating tingnan ang tinatawag na perichoresis, na kung saan ang Diyos ay dumadaloy sa puso ng tao na mayroong habag, mayroong awa, mayroong pag-ibig sa kanyang kapwa-tao at gumagawa ng mabuti. Sapagkat ang kanyang puso ay naging bukas sa pagtanggap sa biyaya ng kabutihang loob na nagmula sa Diyos, kaya siya gumagawa ng mabuti. At ang kabutihang loob o ginawa niyang mabuti ay hindi sa kanya
Naging daluyan lang siya sa Diyos na gumagawa ng mabuti. At dahil dito, siya ay gumagawa ng gawain na mabuti na siyang pagtugon sa Diyos na nanawagan din. Ang Diyos ay mabuti kapag tayo gumawa ng mabuti sa ating kapwa, ay tugon natin sa panawagan ng Diyos na tayo'y maging imahin at larawan niya, nagagawa din ng mabuti. Ibig sabihin, tayo mga tao mahina lang, tayo mga tao marupok lang, para lang tayong palayok na kung saan madurog lang. Pero makita mo na kapag tumitibay tayo at ang ating katibayan ng pananalig at panampalataya, tayo'y gumagawa ng mabuti. Ang ibig sabihin dito, hindi nagmula sa ganang sarili natin ang kapangyarihan na maging matibay sa pananalig. Hindi nagmula sa atin ang paggawa ng kabutihan. Ito ay nagmula sa Diyos at binuksan lang natin ang ating puso upang ating tapatan ang kabutihan ng Diyos sa paggawa ng mabuti. At dahil dito, tayo nakatanggap ng kabutihan. Tayo nakatanggap ng mga biyaya. At ito'y ating ibahagi sa iba. Ang ating ginagawa ay gawain na banal. Ito yung tinatawag na perichoresis. Ang perichoresis, na ibig sabihin, tayo'y naging instrumento ng Diyos. Siguro hindi alam ng iba na kayo nabibiyaan ng maraming pera o maraming kayamanan. Sa inyo ba yung kayamanan na yan? Hindi. Yan ay binigay ng Diyos sa inyo upang itulong, upang ibahagi sa mga kapwa nating may hirap at nagkukulang. At kung ikaw ay nakakita na may kaya mong gawin sa iyong panahon at kakayahan na kahit wala kang pera, tinutulungan mo yung isang tao na alalayan siya. Dahil wala kang pera, alalayan lang siya o pakinggan siya. Ang ginawa mo na kabutihan ay ang kabutihan ng Diyos. At dahil dito, ikaw at ang Diyos ay iisa sapagkat napahayag sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Ganun din ang ating Panginoong Hesus. Siya at ang Ama ay iisa sapagkat napahayag sa kanyang mga himala na ginagawa. Gaya ng pagbuhay sa mga patay, gaya ng pagbigay ng mga makakita ang mga bulag, o kaya ang mga paralitiko at kung anumang may karamdaman ay kanyang pinagaling, na hindi ito kayang gawin ng ordinaryo na tao, ibig sabihin siya at ang Ama ay isa dahil sa gawain. Ito yung perichoresis. At ano ito sa buhay natin? Sinasabi rin natin sa buhay natin, ikaw ba, nakatanggap ka ba ng mga biyaya na kahit kukunti ay sinasarili mo? Ikaw ay ganin at makasarili. Sapagkat ang iyong panahon, sapagkat ang iyong kakayahan, sapagkat ang iyong kayamanan, hindi para sa iyo, ngunit sa lalong nangangailangan upang madama rin nila ang Diyos na gumagawa ng mabuti. At sila ay magpasalamat sa Diyos dahil sa iyong ginagawa. Huwag nating kaligtaan. Lahat ng nasa atin ay hindi sa atin. Yan ay mula sa Diyos. At yan ay para sa mga nangangailangan na minamahal rin ng Diyos. At ikaw ay nagmamahal sa Kanya, sa Diyos, sapagkat ikaw naging tunay na imahin sa Diyos na mabuti. Gagawa tayo ng narapat na gawin. Ito ay perichoresis kung tayo ay nagsasalamin sa kabutihang loob ng Diyos sapagkat tayo ay may kabiitan gumagawa ng mabuti at may hadikain ng kabutihan para sa lahat.
Naway ang Diyos ay suma sa atin lagi, suma sa inyo lagi, at siya ang mag-udyok upang tayo'y gagawa ng mabuti, upang ikakarangal sa kanyang pangalan, upang parangalan natin ang Diyos na Ama, ang Diyos na Anak, at Diyos na Espiritu Santo sa ating buhay, dahil napahayag sa ating kabutihang loob at sa ating ginagawa at hadikaing mabuti. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manangin tayo sa ating Ama na ipakita sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Atin pong itutugon, Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Atin nawang madama ng presensya ni Jesus na siyang ating katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo at mga halimbawa ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan, at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Sa mga maliliit nating lipunan, naway maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga biktima ng pang-aapi at kahalayan, naway magtamo ng katarungan, kalayaan, at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Ang mga namayapa, naway makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo. Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos na aming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamagitan ng Anak at loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming katotohanan at ang aming buhay. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang sa amin, buong puso namin hintayin pagpapala na aming hiling, pagpapala na tayo po ang lahat. Manalangin niya patido upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, kayo'y banal ang mga alay naming sa iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang mamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya sa panagutan ay siyang bumago sa dating paumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap ni tinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa namang yan, sisiawit ng papuri sa humpay sa kanitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito, pangpara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Renzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ang nagparangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Oh, amen. Oh, amen.
tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tila'y salat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero na. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. At Diyos.
tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangumba, di ka nag-isa. Mga paalala, pinaalalahanan ang lahat na huwag nang maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan ng banal na pakikinabang ang aming nawang pag-ibig ay lalong maragdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si Pagdiwang ang huling hapunan. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia Banal na Misa kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Sunang. Kaya po, kayo may naugnay sa pamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at ang cross-posting sa iba't ibang paraan na huwag inyong panalangin ng ginang pong Isus Nazareno.
Salamat sa lahat ng sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga mahirap natin mga kapatid. Salamat po sa iyong tulong, pagpalaing ipay ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Kung nakikita nyo, kulang talaga ang naglilingkod. Kaya ipagdasal natin sa ating Panginoong Nazareno na maraming papasok sa buhay reliyoso, sa pagpapari, sa maging misyonero, at maging laiko na tagapaglingkod upang tayo ay makapagpupurit, makupugay, at magpaparangal sa ating Panginoon sa ating buhay. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang Diyos ay may kaganahang loob. Tayo rin ay mamuhay na mabuti, may rikain ng kabutihan at gagawa ng mabuti upang tayo'y nagsasalamin sa Diyos sa ating mga puso. Ngayon na po ang busbas. Mangyari po lamang itaas bagay ang mga bagay-bagay na pabusbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno ay nagmasin ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan yung kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila yung katugunan at tanggapin ng kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahe, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng bilisyon ito na may maalala ng pangako na sabi niya na ikaw, kalingibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasaw ng hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ng paan pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.